Kumusta na ipag-vlog mo? Nakakatamad na rin, wala namang sumusuporta. Alam mo kung ano yung mali sa atin? Yun yung nagsisimula pa lang tayo, nag-e-expect na agad tayo ng maraming suporta. Tingin tayo ng tingin sa likod natin kung may nagpo-push pa ba, at pag nakitang wala na, mawawala na rin ng gana. Proud na proud tayong piniplex yung gawa natin sa social media, at pag nakitang onti lang yung reacts, malulungkot na. Tapos kapag ka hindi nakaramdam ng support mula doon sa mga taong ine-expect sumuport, magtatampo naman. Ang problema is masyado tayong dependent sa support ng iba. Eh sa totoo lang, hindi naman talaga natin hawak kung susuport ba sila o hindi. At karapatan nila yon. Kapag support ang basis natin, nagiging dependent tayo sa mga bagay na hindi naman natin control. Kaya patituloy tayo, gulong-gulo na, kung tutuloy pa ba. Kapag maraming support, ganado. Kapag kawala na, ayawan na. Atras abante tayo sa gusto nating marating. Dahil ang commitment natin ay wala sa dreams, kundi nasa support. Eto, real talk lang ha, huwag kang magagalit. Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo kasupusuporta sa simula. Si Kong, bago naging Kong TV, may pinatunayan sa vlogging. Yung Apple, bago naging Apple, may pinatunayan sa field ng technology. Yung McDo, bago naging McDo, may pinatunayan sa fast food chain. E tayo, kailangan muna may sumuporta bago may patunayan. It takes sweats and consistency bago sila nakarating doon sa pedestal na kung nasaan man sila ngayon. What I mean is we need to prove ourselves first and support will automatically follow. Huwag maging palakpakan ng tao yung maging fuel mo sa pag-abot mo ng pangarap mo. Because at the end of the day, your dreams is your personal battle. At hindi palakpak yung magdadala sa'yo doon, kundi yung hard works mo. So be committed to your dreams and not to the support that you get. Huwag kang papayag na na-hype ka lang.